po sa inyo. Ngayon ay mag-harvest ako ng talong. Tamang-tama dahil may bagyo dito sa amin. Bago po kami magluluto ay nagbibinta muna kami ni Aya ng talong. So mag-harvest tayo ngayon. Bale, eksakto po may bagyo. Nakalakas po ang hangin dito sa amin at wala pa ganong ulan. Ayan, harvest tayo, harvest. Thank you.
Hindi lang talong ang kunin natin para ibinta, pati ang palaya. Hanap tayo ng pwede ibinta. Hello! Yes! Bandilya tayo, Koy. Ngayon? Magkabagya? Wala nang bagyo. Wala ya? Wala nang bagyo. Bakit siya na? Wala. Ano nga sa balitaan? Oo.
Ito ay gabinta, pero pag medyo magaganda ay mga libre yan. Sobrang bayad, sobrang biyaya kaya pa yan. Tumate, si tumate kayo. Ate, gusto ko yan. O, pat-apat lang, parang iba makatikip din. Ba't nila nag-alisan? Salamat. Ha? Bakit nag-alis ang mga magaganda? May ampalaya na siya, ma. Bale yung natira po na talong at saka ang palaya ay ibibigay ko po sa mga tita ko at kila nanay Fishing Brothers. Palitan kami ng isda. Ayan. Mabilis ang talong. Okay, bibigyan kita. Si Lola Asyon. May maulam ka sa sunod. Wala kasi kaming plastic, kaya... Bye-bye! Thank you! Thank you! Papunta po kami kay Lola. Ito po ang daan papunta kay Lola. Ingat-ingat lang, baka masadsad. Okay ka lang yun, ma? Okay. Masaya kami pag nakakabigay kami ng mga biyaya sa ibang tao eh. Yan, pupunta kay Lola mo. O, bali, ito yung daan, pupunta sa kanila. Sobrang pababa, gano? Parang... Pababa at sobrang taas, pakyat. Mahirap pagpataas. Ayan, bali yung dagat, natatanaw natin hanggang pag dito tayo sa taas. Ayan. Ayan. Malakas ang dagat. Gaugaan gid. Ang udit dito sa amin. Gaugaan gid ang mga puno man, oh.
Ayan, dito na, may dagat na. Nagdaan si mama sa baba. Tanggal ang mga puno. Yan ang niyog nila Lola. Nilabas na yung mga kahoy, no? Ah, nilabas na para hindi matumban. Mga mangga. Mangga. Pinag-iba-iba na. Sila ako sa kanila. Ginayaya kanila magmerinda eh. Good morning. Good morning. Oh, ang ampalaya ko ay doon sa bukid. May naghingi din. Kabay talaga ni ka-sister. Mas tabag niyo. Ipamigay sa mga gulay. Ulam sa ano, batas eh. Oh. Ano, may lagay yan? Kaya ulam ngayon, malakas. Ang tama ka pag... Oo nga, kaya pag mga ganyan ay kahit talong lang na inihaw, pwede na. Tita, kuha ng ano, lagay yan. Pamigay ng mga gulay. Basta may bunga lang. Nagkakita na nagpamigay ng gulay. May bunga talaga. Pag may bunga, talaga magabigay. Ayan. Hati-hatian natin. Tatlo. Para walang ano, walang labis, walang kulang. Ipamigay nga yan ni Mama doon sa taas lang. Si Kapitan, saka si ano? Si... Siya pang nagtanim, siya pang... O, kasi full of blessing tayo eh. Dahil yung blessing natin ay masaya na pag malakas ng katawan natin. Yan. Talong. Talong lang. Pwede na. Maganda talaga ang buhay. Mamuhay. Sa probinsya. Wala pang ulam. Ulam ipili. May ipira nga. Yung medyo kupos-kupos. Ang isa, mabahol. Kukuli natin. Ma, dito mo. Ayan. Thank you, Lord. Salamat sa blessing na dumating sa amin. Thank you. Salamat, yes. Ito po ay mga tita ko. Salamat na maraming salamat. Nanay ni Kuya Itar. Ito ay mami ni Itar. Si Auntie. Sinanim na para ibigay sa amin. Salamat talaga ng marami. Thank you. Masaya na ako kapag masaya din kayo. Kalib niyo sa pagbibigay. Okay na yan. Okay na.
magluluto po tayo ng lauoy, ang tawag sa iba. Sa amin naman po ay bulanglang, na ang halo ay lupoy. Yan po, yung tuyo na parang dili siya, o ang tawag sa amin lambiyong. Bale, ito ay yung ating isda na ihalo dito. So, unahin muna po natin yung kamatis, sibuyas, at saka yung luya. Sabay-sabay na natin yan. Bale, nag-init na po ako ng tubig. Ayan. Saka ilagay natin yung gulay natin na matigas, katulad ng sitaw. At ilagay natin yung lupoy o isda na natuyo na, para lumasa agad yung sabaw. So, pakukuluan natin ng kunting minuto lang at ilalagay natin yung ibang gulay. Ayan. Medyo half cook na po yung ating sitaw. Isusunod natin ang patula. Patula at saka talong. Ayan. Marami tayong nilagay na talong. Tatakpan uli natin ito para maluto yung gulay. Ayan. Namulak na at luto na ang ating talong. Isunod natin yung okra. Mas masarap sa okra yung half-cook lang ang pagkaluto. At lagyan po natin ito ng saluyot. Lagyan natin ito ng asin. Kanina hindi natin nilagyan ng asin kasi may nilagay tayong tuyo para ma-estimate natin yung alat. Bali, ang ginamit ko na asin ay iodized salt. Lagyan natin ng kunting patis para lumasa. Ito yung ating pangpalasa, patis. Ayan. Patis. Galing sa isda. Ilagay po natin yung malunggay. Yung ating ampalaya. Kailangan na hindi rin siya overcooked, para hindi siya pait ng ating malunggay. Takpan natin ng saglit lang at pwede na natin itong hanguin. Tapos na ang ating pagluluto at ready to serve na. Kain po tayo mga kasisters at manalangin si Gil. Maraming salamat po sa kalusugan at sa pagkain po. Amen. Amen. Kain na tayo, okay. Kain na. Ah, sige. Ayos ah. Bigyan mo mga ano. Ah, sige. Abutan mo nila. Ah, sige. Si Madam ang magbibigay ng pagkain para sa kanyang anak. Ayan. Sa gulay. Gulay. Pampalabay. Buhay. Number one. Bulang lang. Bulang lang. Sarap. Para sa maraming panahon. Kumain ng kilay para sa madalik na panahon. Okay. Kain. Gulay. Natural na ang lasa. Lasa. Sabo, mother? Ino. 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 Amen. Lauoy ang tawag sa iba kanya. Lauoy? Sa lasuwa. Isa-isang gulay. Bulang lang naman sa Tagalog yun. Bulang lang sa Tagalog.
Sa hindi ka kain dito po. Sa aton, kinabraw. Ay na, kinabraw. Mm-hmm. Sa Bisaya. Puro galing ang gulay ka sa spa. Garden. Kinabraw. Thank you. Salamat, tita. Sarap talaga ang lasa pag... Sarap ang pagkaan. Puro fresh ang ano gulay. Ganda yung tuyo. Ang tuyo ang sarap. Bayang. Sarap ang ganda. Lata. Lambiyo kaya? Lambiyo ko. Lambiyo? Sarap yung sinangap. Tapos kaya ito mo. Kamatis? Kamatis ang baw. Kamatis ang kasistel. May sibuyas ah.